Ang bahid naman ng dugo at hibla daw ng buhok na na-recover sa sasakyang pinaglipatan umano ng dugo ang katawan ng nawawalang si Catherine Camilon, nag-match sa DNA samples ng kaniyang pamilya ay na rin sa kumpirmasyon ng PNP-CIDG. Kaugnay niyan, may kabon pang detalye si Bombo Marnin Padiernos. Mas nadidiin pa ngayon sa kaso ang mga sospek na tinukoy ng pambansang pulisyon na nauugnay sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon sa Batangas City. Ito ay matapos na kumpirmahin ng Philippine National Police Criminal Investigation Detection Group na ang mga na-recover na hibla ng buhok at bahid ng dugo sa sasakyang pinaniniwala ang pinaglipatan ng dugo ang katawan ni Camilon ay nag-match sa ibinigay na DNA samples ng kanyang pamilya. Ayon kay PNP-CIDG Director Police Major General Romeo Caramac Jr., ito ay nagpapatunay lamang na totoo ang sinasabi ng dalawang lumutang na witness na nakita nilang binubuhat ang duguang si Camilon mula sa isang sasakyan patungo sa na-recover na isa pang sasakyan. Kaugnay nito ay sinabi rin ng opisyal na sa ngayon ay mananatiling kidnapping at serious illegal detention ang kasong kanilang isinampal laban sa mga sospek. Sa nasabing kaso, kabilang na si Police Major Alan De Castro na kamakailan lang ay umaming magkarelasyon sila ng biktima kahit na siya ay may asawa na. Paliwanag ni Caramat, hanggang sa ngayon kasi ay nagpapatuloy pa rin hinahanap ng mga otoridad ang kinaroroon na ni Camilon dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa nila matukoy kung ito ba ay buhay pa o patay na. Samantala, bukod dito ay matatanda ang una na sinabi ni Caramat na may mga impormasyon na sila sa dating may-ari na nga naturang inabandon ang sasakyan. Ngunit tumanggi muna itong idetalye ang pagkakakilanlan sapagkat nagpapatuloy pa rin ang kanilang investigasyon ukol dito. Kaugnay nito ay tiniyak din ng opisyal na magpapatuloy ang kanilang isinasagawa ang paghahanap sa biktima bilang pagtugon na rin sa naging direktiba ni Philippine National Police Chief, Police General Benjamin Acorda Jr. Kaugnay niyan, narito pang bahagi ang pahayag ni Police Major General Romeo Caramat Jr., ang Director ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Well, our Chief PNP had directed the CIDG para tutukan itong kaso na ito para hanapin ang to locate kung whereabouts of Ms. Capilon, whether dead or alive. Tutukan natin ito para to finally masolve itong kaso. Yun po yung directive ng ating Chief PNP sa lahat ng kapulisan, specifically yung CIDG. Mm-hmm. Well, kung maaalala, bukod kay De Castro ay kabilang din sa mga sinampahan ng kaso kaugnay dito ay ang mismong personal driver nito na si Jeffrey Magpantay na positibong kinilala naman ng dalawang witness kasama ang dalawa pang John Doe's. Matatandaan din na isa sa mga tinitignang angulo ngayon ng mga otoridad hinggil sa nasabing krimen ay ang umunay kagustuhang makipaghiwalay ni Camilon sa nobyong pulis nang dahil sa umulay mga physical na pananakit nito sa kanya. Sa ngayon ay pumapalo pa rin sa 250,000 pesos ang halaga ng pabuyang inialok sa tanang tanggapan ni Batangas Vice Governor Mark Leviste at Presidential Anti-Organized Crime Commission maging na iba pang mga sektor sa sino mang makakapagturo at makakapagbigay ng impormasyon sa posibleng kinaroroonan ni Catherine Camilon. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!